Hello guys and welcome back to my channel. So ngayon guys ay ipapasilip ko po sa inyo guys yung mga rabbit po na dinala po natin sa Barangay Tukok East, Bayambang, Pangasinan. Kung naalala nyo guys, 3 months ago o 4 months ago ay ibiniyahe po natin yung ating mga alagang rabbit. So dati po ay inalagaan po natin yan dito sa bahay at hindi na po masyadong kaya ng schedule natin, hindi na kaya ng powers natin. So nag-decide po tayo na ilipat na lang po sa Pangasinan at doon alagaan ang mga rabbit na to. Okay, so yung una po na rabbit po natin ay nanganap po siya ng 3, no? Naging 3 po yung naging anak niya. And then unfortunately, yung inahin po ay nagkaroon po ng sakit, no? So nagkaroon po siya ng pigsa, kaya yun, namatay po siya. So yung isa naman po na ating rabbit guys ay kakapanganak lang po 7 days ago, yung ating isang doe. Yan, nagkaroon po siya ng anak na 5 kits. Kaso yung isa po ay hindi po maganda po ang kondisyon ng isa, kaya namatay. So naging 4 lang po yung naging anak niya po dito. So hopefully po ay malagaan po mabuti at magtuloy-tuloy po ang laki ng mga kids na yan. So tingnan nyo guys, no, yung mga kids na yan in their 7 days. Sa 7 days po nila ay malaki na po, no? Ang bilis lumaki nga yung mga ano na to. Yung po yung day 1 nila, pinapakita po dyan sa video niya yan, yung kanilang day 1. So guys, in their 7th day, malalaki na po yung ating mga rabbit, yung mga anak niya guys, oh. Tingnan niyo po. So ang cute po yung mga kids nila. So ang advice po natin dyan sa mga nag-aalaga dyan sa Pangasinan, guys, ang sabi ko sa kanila ay bago sila humipo doon sa kids ay dapat hihipo muna sila doon sa inahin, doon sa doe, no? Kasi para hindi magdampo yung doe at yung amoy, para ma-familiarize nila yung amoy, no, nung hahawak. Kasi ang tendency niyan kasi mga guys o mga karabit, nagkakaroon po ng cannibalism na tawag doon. Pag halimbawa ay direct po tayong hahawak doon sa mga kids, ang akala po ng inahin ay kinukuha po natin yung kanyang mga anak. So yan guys, ang ano dyan, tip dyan. Okay guys, ay dumami pa po yung rabbit natin sa pangangalaga po yan ng ating mga kapatid at mga magulang dyan po sa Tukok East, Bayambang, Pangasinan. At sana ay huwag sila magsawa na alagaan po yung ating mga rabbit. So okay naman po, pagdating po sa pagkain, wala pong problema yan. Sa mga medicine nila, pinoprovide naman po natin yan. Kaya wala pong problema dyan. Ang problema lang po dyan yung talaga yung pag-aalaga po dyan. Kasi medyo maselan po yung rabbit, especially pag nagkasakit po yung rabbit, hindi po natin talaga kayang i-prevent yung mga sakit na yan. So guys, so sana po ay nagustuhan nyo po yung ating vlog for today, at sana po ay may natutunan po kayo ng konti sa ating pag-rabbit, no? So kahit nasa Maynila po tayo, ay nagbibigay po, pa rin po tayo ng advice dyan. Tayo pa rin yung nagda-direct kung paano po yung pag-aalaga ng rabbit. So muli guys, kung may mga question pa po kayo, question about sa pag-rabbit, ay hindi po tayo, disclaimer po, ay hindi po tayo masyadong expert, pero may alam po tayo pagdating sa mga hayop. Okay, so muli po guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtambay sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, click the subscribe button at ang notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin.